itong letra? Nangangahulugan na eleksyon, pangangandidato, pagpili ng leader at marami pang salita na pwede na maiugnay. Para sa iyo, ano nga ba ang halalan? Ang halalan po ay ito yung paraan ng pagpili ng tamang leader sa isang bansa. Pagboto po ng mga tao po ay dapat i-lock-lock po nila sa pagpili na mamuno sa isang bansa. Yung matagal na proseso na inaantay ng mga tao. Kasi dito sa halalan, doon natin maano kung sino yung karapat-dapat na mamuno dito sa lugar na kinatatayuan natin. Ito yung mga pamimili at pagboto ng mga nararapat na umupo sa posisyon na nararapat para sa atin. Ang halalan ay ang pagpili ng tamang leader na bobotohin upang mamuno sa mamayanan. Nalalapit na naman ang halalan at sa susunod na taon na ito magaganap. Sino ba ang dapat botohin? Sino ba ang dapat piliin na leader? Yung may kaya at kilala o yung responsable at mapagmahal sa kanyang sariling bayan. Kung may kakayanan ba nito, baguhin ang ating bayan sa positibo at mabuting paraan. Yung hindi mangungurakot. Yung hindi plastic. Tandaan, ang pagbabago ay hindi na sa isang tao kailangan magsimula. Pilipinas, binubuo ng mayigit 7,100 na pulo. Nanahati sa tatlong malalaking isla, ang Luzon, Visayas at Mindanao. At may mahigit na milyong-milyong tao ang naninirahan dito. Milyong tao na to, libres ito ay mga botante. Sino ba ang kwalipikadong bumoto? Kahit sinong Pilipino na may edad 18 malaas na naninirahan sa Pilipinas ay pwedeng bumoto. Ano ba ang mga requirements na kailangan upang marehistro sa pagiging botante? Nang magpapakita ng sarili sa COMELEC, dalawang valid IDs na may kasamang larawan, address at pangalan ng botante. Kapag boboto ka, kailangan responsable ka sa naging boto mo. Huwag mong hayaang bayaran ang pagboto mo sapagkat nasa demokrasya kang bansa. May kakayahan kang botohin ang napili mong nararapat umupo sa pwestong tinakbo niya. Sino ba ang dapat na iboto? Ito yung alam natin sa sarili natin na nagpapakatotoo. Tapos kayang i-carry yung responsibilidad nila bilang isang namumuno at kayang panindigan lahat ng mga pinangako nila para sa bayan. Ito, Hensin. Mga characteristics. First off, aggressive yung may determination. Secondly, syempre responsible. Not just as a family man or woman, but syempre, active sa community. Dapat may takot siya sa Diyos, magpagkatiwalaan, at meron siyang katangian, merong leadership sa kanya. Kung paano niya itaguyod ang mga tao sa isang bansa na kanyang pinamunuan. Taong may kakayanang mamuno sa bayan. Matalino, mabait, responsable, may disiplina sa sarili, at may pagmamahal sa sarili niyang bayan. May mga ilan-ilang suliranin na dapat pagtuon ng pansin ng gobyerno. Ano-ano ba itong mga suliranin at bakit po nasabi? Para sa akin siguro pagdating sa edukasyon, kulang po tayo ng paaralan, kulang po tayo ng mga teachers, mga kagamitan para matugunan yung kakulangan sa edukasyon kasi maraming mga kabataan na hindi nag-aaral. Kulang sila ng mga dapat na kung paano yung mga gagawin sa kanila upang makapag-aral sila. Doon sila mag-focus. So dapat ma-solusyonan yung magpapakalaan. Maging leader sa isang person. Edukasyon, una-una. Kasi doon, kumbaga yun yung root cause. Kung hindi ka edukado, wala kang mapapakalaan. Wala kang mga kontrabaho, aasa ka sa pamahalaan. Under poverty line, squatters, mga walang unsettled, nasa unsettlement area. Tapos, traffic daw. Tapos, mahirap naman din solusyonan yun kasi disiplina din yun ng tao dun. So, jobs. Yun. Di ba tayo nagtataka na daming buildings, ang daming dito sa Pilipinas, pero kulang pa rin yung mga trabaho. Corruption, above all. Kasi kung yung traditional politicians nga na kapag hindi nila makukontrol pa rin yung sarili nila, diba kung ano yung leader, yun yung susundan ng mga nasa ibaba niya.
kaso, kung ano yung example na nakikita natin, yun din yung ilook up natin. Kung maayos siya, maayos din tayo. And lastly, ayun, it starts with oneself naman. Attitude and disiplina mo sa sarili. Kung kaya mo hawain yung iba with the same attitude and discipline. Sa pag-upo ng nanalong kandidato po, yung kayong mga suliranin dapat magtuna ng pansin ay pagkakaroon ng trabaho ng bawat taong nasa waspawinan, sapat na edukasyon, at pagpaktayo ng mga libre pag-amunan. Nalalapit na naman ang halalan. Alamin at pumili ng tamang leader ng bayan, hindi yung kailangan kabayaran. Huwag sayangin ang iyong karapatang bumoto. Kooperasyon ang kailangan natin upang may taguyod ang bansang Silangan. Wow, fantastic baby. Ay bungo. At andito po ang pinak. Ang wako sa balat ng lupa. Ang wako nandito nga ano. Salamat. Kasi walang balat ng lupa. Hindi na simbahan. Ito saan ang wita. Game. Fantastic, baby.